Mga kababayan, isa na namang good news ang aking hatid na balita para sa inyo dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga lupa na ipinamahagi ni Pangulong Duterte sa mga magsasaka sa pamamagitan ng DAR o Department of Agrarian Reform sa pangunguna ni Secretary Jan Castriciones. Maraming mga makakaliwang grupo na nagrarally at isinisigaw na dapat bigyan ng lupa ang mga magsasaka at ito ay tinatawag nilang tunay na reforma sa lupa. Ngunit alam nyo ba mga kababayan, simula noon hanggang ngayon ay patuloy ang pagbibigay ng lupa ng DAR sa mga magsasaka at kasama na rin ang mga irrigation. Dahil si Pangulong Duterte ay laging may malasakit sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan nating kapuspalad o mahihirap gaya ng mga magsasaka. Sa bidyong ito ay dito nyo makikita ang mga magsasaka na nabigyan ng titulo ng lupa ng Department of Agrarian Reform. Kaya mga kababayan, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga propaganda ng mga makakaliwang grupo. Tandaan na ang mga layunin nila ay magsinungaling. Manlinlang o lokohin ang sambayan ng Pilipino upang siraan si Presidente Duterte. Lahat ay kanilang gagawin upang pabagsakin si Pangulong Duterte. At syempre, tayo namang mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, lahat ay gagawin din upang ilabas ang katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Narito ang mga patunay na napakarami ng magsasaka ang nabigyan ng lupa ng Department of Agrarian Reform. At milyon-milyon ding pondo ang ibinigay sa mga magsasaka upang sila ay makapagsimula sa kanilang pangkabuhayan. Panoorin, pero bago ang lahat, kung bago lang po kayo sa aking channel, ay pindutin nyo lang po ang subscribe button para lagi po kayong updated sa mga bago kong videong inilalabas. At kamakailan ay muling nagpahayag ang Pangulong Duterte na ibigay na ang mga lupa ng gobyerno sa mga beneficiaries, hindi lang sa mga mahihirap, kundi pati sa mga sumuko o nagbalik loob sa gobyerno ng mga NPA. Sabi ko kay Secretary Castriciones, ibigay mo lahat yung na-award na sa beneficiaries, tapos nagre-resist yung pilitin mo. Sabi ko sa kanya, wala tayong gawin. But ako yung hilas, ewan ko ano yung hilas sa waray, na nagtindig ng balahibo yung distribute ka na. Ako, basta i-distribute natin. But kailangan ang
ibigay natin yung land reform beneficiaries. So dito, I have about 170,000 hectares. Sabi ko sa kanya, pag may makita ka lupa dyan, ba't makanti ko din mo? Pag sa gobyerno, bigay mo. Lahat. Yung mga reservation dyan sa gobyerno, wala namang kwenta yan. Eh, may problema tayo. Let us solve the problem that we face today. We cannot speculate of what we do with the land in the future because that has yet to happen. So, today I will land distribution 2,334 hectares i-distribute ko. 1,700 CLOA, 1,500 plus agrarian reform beneficiaries. Yung sinabi ko, pilitin mo. So likod ng Boracay, lahat yan, dineclare ko land reform area. Walang makinabang dyan ng mga mayaman. Gawain ng resort, look for something someplace else, not this one. Yan ang ano, nagkayo mga komunista. Sino man makabigay sa iyo nito? Wala kang typewriter. Wala mo typewriter na. Basing Xerox machine, wala. Karga lang Armalite, mag-importin. For what? For all time? Alam mo kasi ang una, pagsampa niyan sa kalihukan, pag nakahawak ng baril, he is king. This is a phallic symbol began. Maging lalaki siya na tunay. From one of yung may mahinhin pag nakawak ng baril yun. But yan lang ang gusto ninyo? Or you understand really the dynamics of our what government is? Kami ang makabigay ng lupa sa inyo, legal. Maipasa na ninyo sa inyong mga anak. May lupa sila. Maliit ang mundo ngayon. Baski na lang may 2-3 hektarya ka, you should thank God that you have a piece of land under the sun. Ang mga walang, ito bigay na sa inyo.